Ted. Hello. Ted, sweetheart. My God. Seden ako. Sabi ko, atulido mo. Ano? Atulido mo. Enriquez. Enriquez ang apelyedo ko, and then Dalisay. Ano ba yung Dalisay? Mm-hmm. Nagtaon ka na? Ikaw, tigas. Ikaw nga pala, anong tunay mong pangalan? Yung tunay ha, ayaw ko kasi nang gagamit ka ng ibang pangalan. And then after that, malaman ko, iba pala yung tunay mong pangalan. Kasi ngayon, marami na sa social media ba? Ano? Eh? Ano naman lang yung Florio Diaz? Minis ka na. Tiga saan ka nga? Iloilo. Saan sa Iloilo? Ha? La Paz, Iloilo City. Anong trabaho mo? Security. Eh ngayon? Wala. Di ba lockdown ngayon? Ay, wala ako trabaho eh. Nung July 18. Mm-hmm. Eh ngayon, tambay na lang dito sa bahay ng Tito. Sa Urban. DJ, hindi ko namin makita. And so nga pala, tanungin kita na bakit ka sumali dito? Ano ba ang purpose mo? Ano ba ang hinahanap mo? Trader ko. Sana maghanap ko ng trader ko. Sana ikaw naman. Mm-hmm. Bakit? Ano bang hinahanap mo talaga sa isang babae? Ang ganda mo. Ha? Pakiulit! Ano hinahanap mo? Ito. Ha? Hindi ko marinig eh. Sabi ko, taga saan po kayo? Ako, taga ano, taga Batangas. So, ngayon? Ngayon? Andito ako sa Europe. Sa ano, sa Italy. Ano? Hindi kita marinig eh. Ano yung trabaho mo dyan? Trabaho ko, massage. Maganda. Yung massage sa paglag. Bakit? Gusto mo ba i-massage din kita? Kaya mo, asawa na kita para pag matago tayo sa trabaho, may pag-massage ka. Siyempre, bago mo ako asawahin, kinakailangan i... Oh, ligawan mo muna ako, di ba? Saka isa pa. Kaya purpose isa pa? Ano ba yung hinahanap mo talaga sa babae? Babae, tapos maganda. Ang ganda mo. Kasi pangit ako eh. Naghanap ng maganda. Eh, hindi naman ako maganda eh. Simple lang ako. Oh. Normal lang. Kasi sa akin naman yung maganda para sa pangit. Yung pangit para sa maganda. Ah, ganun ba yun? Oh. Tanungin kita, nagkaroon ka na ba ng ka-live-in? Wala. Oh. Hmm? Wala. Oh, nakaranas na ako ng ka-live-in noon ano. Noong 2010. Hmm. Ha? Ilang taon kayong nagsama? Just months. Ah. Eh, nagkaroon ba kayo ng anak? Ay, ikaw. Ako kung nagkaroon ka ng anak. Oh. Ay, yung ka-live-in partner mo pala, hindi ikaw. Kasi lalaki ka, hindi ka naman pwedeng mag-anak, di ba? Ay, ikaw. Nasawa ka naman. Ako? Ako mag-aasawa pa lang. Marami naman akong manliligaw. Mga Italiano. Eh? Ano yan? Ano? Ha? Ano din purpose mo bago sumali dito? Ako purpose ko. Kalay ko ba makakita ako ng isang Pilipino na ano yung talagang tapat. Tunay na mapagmahal, hindi manloloko, hindi yung namimera lang sa ano, sa katulad namin mga OFW. Alam mo naman kasi sa panahon ngayon ba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, marami na kasi ngayong scammer, marami na ngayong manloloko. So, syempre, kaming mga babae, tulad namin mga ano, mga OFW. So, hinahanap namin sa lalaki yung talagang
totoo, tapat, at mapapagkatiwalaan. Yung tunay talaga, yung pagmamahal. Yun, yun. Lapit ka, sir. Sir, excuse lang po. Lapit ka po para medyo marinig ka namin. Masyadong mahina. O nga, DJ, hindi ko marinig eh. Ipatong mo kasi. Huwag mong patungan. Baka mabuntis yung cellphone mo. Dinalaglag yung cellphone. Oh, ano sabi mo? Sabi ko, nakailan ko i-train ka na. Awan ng Diyos naman ay wala, wala naman akong masyadong masasabi kasi nga, hindi naman ako mahilig makipag-boyfriend kasi ang tinutukan ko ay ang pagtulong ko sa pamilya ko. Kasi, since then, nagpa-aral ako ng mga kapatid ko and then, nag-working student ako dito sa Italy. Ilang taon? Ano? Taon ka na dyan? Ako, more than 27 years. Yaman ka na pala ngayon. Mayaman, ang dami nga eh. Dami ko nga hawak na resibo eh. Masasabi ko lang, ano, nagpa-aral ako ng mga kapatid, tumulong ako sa pamilya kasi di ba naman, tayo mga Pilipino, ganun talaga ang patakaran natin, di ba? Tumulong sa pamilya. So, yun ang ginawa ko. Kaya tumanda ako ng ganito na hindi nakapag-asawa. Grabe na pangos ko. First time ko ngayon sumali dito. DJ! Pwede ba ako dito ng DJ? Hindi, Tagalog lang. Kasi Batanggin niya yung kasama mo eh. Ewan ko. Ubat sa langaw. Tagalog nga siya, DJ, di ba? Oh, magtanong ko na kay DJ. Anong tatanong kay DJ? Kasi ilo-ilo. Ha? Eh? Ilo-ilo. Ay, may partner ka, yun kausapin mo, hindi yun. Si DJ ba ang liligawan mo? Ako yung kaharap mo. My God, kaya ang ambot sa langaw, oh. Ako yung kausapin mo kasi, ano, may time yan si DJ, di ba? 15 to 20 minutes, mag-uusap tayo. So, dapat ako yung kakausapin mo, magtanong ka sa akin kung anong gusto mong itanong, di ba? Ikaw, ano gusto mo? Gusto ko sa lalaki? Gusto ko sa lalaki yung ano, responsible, kaya akong buhayin, masipag, hindi tamad. Ewan ko, umbot sa langaw. May pananaw sa buhay. Pananaw sa buhay ba? Sabihin na natin na yung iniisip niya yung future, hindi yung pangayon lang, yung, di ba karamihan ngayon sa mga ano, kalalakihan? Tambay, walang iniisip na future, yung kumakain ay basta na, di ba ganun, karamihan ngayon sa mga lalaki, hindi ko naman nila lahat. Ako ngayon kasi ha? Ako ngayon tambay, 3 months. Oh, kung tambay ka, paano ngayon ako kung gusto mo akong, kung liligawan mo ko? Eh gusto ko kasi sa lalaki, may ipon eh. Kailan ba uwi mo dito, Pilipinas? Kailan na uwi ko? Kapag natagpuan ko na talaga yung forever ko. Alam mo sa akin, ang pag-uwi, walang problema. Kahit bukas, kaya kong umuwi. Kung may masasakin akong eroplano. Obviously, ha? Kasi kung wala namang eroplano, hindi rin ako makaka-uwi, di ba? Pero yung pag-uwi sa akin, hindi problema yan. Anytime, kaya kong umuwi. Walang problema sa akin ang pag-uwi. Ang problema, yung uuwian ko, di ba? Ngayon, ikaw, tanungin kita, kung halimbawa, ikaw, makatagpo ng babae, paano mo babubuhayin yung babae, yung aasawahin mo, yung magiging girlfriend mo, di ba? Siyempre, magtrabaho para makaipon, para may maranating din sa buhay, ganun. Eh, katulad ko kasi. Kasi ko talaga yung ganun, kasi wala pa akong asawa eh. Wala pa akong, hindi pa akong nakaroon ng asawa talagang. Nagsama at babae o isang katulad. Eh, di ba sabi mo, nagkaroon ka na ng ka-live-in sa meron ka na, ano, meron ka na experience, di ba? Ewan ko, umbot sa langaw. Wala na ba? Kasi yung anak buhay doon sa amin, hindi naman, wala naman nag-auto sa'yo. Kasi lawak na lupain namin doon. Oh, malawak pala yung pain nyo. Ano ba yan? Bukid? Oh.
Alam mo ba, maganda magtanim din ng mga gulay. Kung katulad ko ba, kahit walang karne, araw-araw gulay, mabubuhay ako sa gulay, ah. Pwede ako kasi, pwede ako maging vegetarian. Naman gulay, kumaya namin dun, mais at saka palay. Yung pagkain. Oh, eh pwede naman taniman siguro ng gulay, di ba? Yeah. And then pwede rin mag-start para mag-invest. Siguro sa amin, kami gulay dun, buhay lang yan. May gulay. Hmm. Eh ako, paano, halimbawa, paano mo ako bubuhayin? Kung sumama ka lang sa akin doon sa amin, kahit humiga ka lang, magkakain ka 4 beses ng araw, kahit isang mahiga lang ako? My God! Hindi ako sanay na mahiga lang. Alam mo ba, ako isang beses lang... Ano? Budiga yung kanin sa amin. Nagbibili kasi yung magulang ko ng mga palay doon. Ah. Wala ka naman maging problema sa akin. Alam mo ba? Ako, kung kumain ng rice, in a month, minsan 4 to 5 times lang. Pag-usapan mo na natin, nablat natin ngayon kung... Ah, sige. O, ano, sige. Ikaw, simula ka. Siyempre, wala ka naman problema sa... Diba, wala naman sabit, diba? Wala. Ako, wala kang sabit, oo. Oh. Tapos? Gusto mo ako? Baka mamaya malaman ko marami ka pala dyang nililigawan sa kapitbahay mo. Tambay na nga ako dito kasi bawal lumabas dito eh. Alam mo ba, kahit tambay, pwede naman manligaw gamit ang telepono, di ba? Ngayon pa, high-tech. Ako gusto rin kumain mag-apply, kaso hindi ako makalabas kasi bawal talaga. So, anong plano mo ngayon? Ano ko? Eh? Anong plano mo ngayon? Nakita mo na ako. Napasagutin ko ngayon. Sagutin mo ako? Ay, sorry. Yan, no? Tapos na ang time. Tuloy pa. Napindot ko lang, sorry. Ano? Pasagutin, hindi ka nga nanligaw pa. Paano kaya ako sasagot? Ano ba isasagot ko sa'yo? Parang nagligaw naman ako lang. May tanong na ako sa'yo kanina na kung may asawa ka, may boyfriend, di ba? I am free. Magtanong ako ulit. May boyfriend ka ba o wala? Wala. Okay, andito ako eh. O kung may boyfriend ba ako? Kung may boyfriend ba ako, di mapatay ako ng BF ko, no? Kung andito ako ngayon sa harap mo. Taon ka na? Baliw. Ha? Taon ka na? Saan ako? Andito ako sa Italy. Sabi ko, ilang taon ka na ba? Ilang taon ba? Ay, ilang taon na ako eh. Ano ko, mas matanda ako sa'yo siguro. I'm 40 years old. Ikaw nga pala, ilang taon ka na? 33 na ako, anong 24? Diyos ko, ambot sa langaw, ang bata mo pa pala. Ah, 33. Eh? 34. Ngayong... 33 o 34? Ano bang tunay? 33. Ah, mamaya sabihin mo sa akin, binata ka, tapos mamaya malaman ko may asawa ka pala. 33. Kung may asawa ako, patawag ko ba ako dito kung may asawa ako o girlfriend lang naman, wala? Eh kasi uso na ngayon eh, manluloko, alam mo ba yun? Ito, alam ko naman mga panood ng buong mundo, ito nga So ngayon, ano ang decision mo para sa ating dalawa? Halimbawa, no? Gustuhin din kita kasi mapili ako sa lalaki. Naamin ko, mapili ako sa lalaki. Totoo yan. Mapili ako, pero siyempre, katulad mo, sabi ko magtatry ako ngayon. Gusto kong magtry sa Pilipino kung talagang totoo na mabait, mapagmahal. Siyempre, yun ang hinahanap ko dahil at my age naman siguro, I am ready to get married na, no, di ba? Wala naman problema sa akin. Oh. Problema sa mo. Stable naman ang trabaho ko. Talaga.
Kung pag-uwi mo, sabi mo, di ba? Kahit anong oras, uwi ka kung mayroon ng section, ganun. Oo. Pwede pag-uwi mo, kasalan na kita. Talaga? Wala kayong maghabol? Wala talaga, siyempre. Sino naman maghabol? Kung tanggapin ko yung kasal na sinasabi mo, ano yan? Dapat, siyempre, maghanap ko muna ng trabaho, di ba? Paano pag-uwi ko ng Pilipinas? Kanina nga, apply sana ako. Kaso hindi ako nakapag-apply sa JIT kasi wala akong ganun, ano, ayun, yung plastic. Mas lang ako. Face shield. Halimbawa, tanggapin kita. Ano masasabi mo? Ewan ko, ambot sa langaw. O di dapat magpasalamat ka kay DJ kung tanggapin ko ang ano, ang alok mo, di ba? Ngayon ko lang magpasalamat na ako sa'yo dahil forever ko na to. Ayun ko, magpasalamat sa langaw. DJ, my God, pinawisan ako ng ano, parang ano, para bang ano. Nakaagos yung ano po okay, yung pawis ko. Nasaksiyan po ninyo si Miss Eden Delis at saka si Mr. Rio, no? Isa po nating mga followers po natin to. Matagal na kayong dalawa, di po ba? Matagal yes, na. Yes, yes, DJ. Ano, loyal ako sa iyo. Avid fan. So matagal din silang magshota talaga, no? Yung na pag-usapan nila na pakinggan po ninyo ngayon. Parang magkakilala lang, no? Parang sa umpisa. Yun po siguro yung pinag-usapan nila nung nag-umpisa. Pero marami na silang pinagdaanan. Pero forever na sila dalawa ngayon. Pauwi na ito, pakasal na silang dalawa. Thank you very much, DJ. Nang dahil sa sayo, sa tulong mo, kayo ni Tita Furly, at saka sa live mo, na-meet ko siya. Nakilala mo, no? So, walang posible kung nagmamahalan talaga, no? Anytime, pwedeng darating, hindi mo inaasahang panahon, yung tao na magiging para sa iyo. Good luck sa inyong dalawa, Miss Eden Delis and Mr. Rio. Thank you, ha? To, damo-damo. Thank you, DJ! Eh? Si Toto, ah. Sige, ah. Ah, Mr. Rio, thank you. Bye-bye. Thank you, DJ. Thank you sa lahat. Bye-bye.